Yung ad level naman tayo. So, puntahan natin yung engagement campaign. Let's say ito. Ito yung sa mga local clients na madalas ng engagement and then messaging yung mangyayari. Continue tayo. And, ayan, dito tayo sa campaign level and then pupunta tayo sa ad set level. So, make sure lang na messaging apps and naka-click to message tayo. Lagay nyo lang yung inyong Facebook page, your budget, your target audience, demographics, interests, or behavior, and naka-manual placement. And make sure mo lang na naka-feeds. Okay, let's go na sa ad level. Dito makikita nyo yung pinaka-Facebook page nyo. Kung may Instagram account, go. And ito sa ad setup, may nakalagay na create ad, single image, or carousel, or video. For now, let's say we're doing a single image ad. So mag-a-add media lang tayo dito. And maming photo. So let's say, ayan, may nakita kong isa. And ito, medyo weird kasi kapag naka-standard enhancement, no? Ino-off ko lang siya. Makikita nyo dito sa right side yung preview ng photo na inilagay nyo. Lagay nyo lang dito ng primary text. Punta tayo dito sa primary text and may nagawa naman na ako dito ang ad copy. Lagyan lang natin dito ng headline. So let's say, get a free coat curation. Shop now, ano na. Tanggalin na lang natin ito. Kasi nga, messaging campaign to. Sa description, pwede nyo rin namang lagyan dito ng iba pang description kayong bahala dito. And yung call to action, of course, is a send message. Either gamitin nyo is a start conversation or automated chat. Itong advanced setup, since advanced siya, hindi ko siya pinapakialaman. Let's go sa start conversation. Ito yung makikita nyo setup. Ayan. Diba? Hindi ko na siya ma-zoom. Lagyan nyo lang siya ng yung pinaka-intro nyo. Lagyan nyo ng phone number if meron kayo. And ano ba yung mga frequently asked questions sa mga customer na possible itanong nila? Let's say delivery option. E di syempre, dapat maglagay ko ng automated response dito. Then magkano ba yung mga product? Lagyan nyo rin dito ng automated response. And if we check here dito sa may gilid, makikita nyo na kung ano yung nilagay nyo dun sa frequently asked questions, pag kinlik yan, automatic yung response nyo na sinet is yun yung sasagot. So, balik tayo dito and lagay nyo lang ng pangalan kung ano man yung gustong ipangalan sa template. And then, click lang natin itong save and finish. Ayan. So, di ba meron na tayong photo here? Let's say, ito. Nakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Lagyan nyo lang din ng konting emoji if you would like. Let's say, ayaw nyo na start conversation. Gusto nyo automated chat. So, click nyo lang yung automated chat and mag-create kayo nito. Ito yung lalabas. Welcome message, questions, completion message, and disqualification. If meron, pati privacy policy. Welcome message, welcome. Welcome message. O ano yung questions nyo? Ano ba yung gusto nyong sagutin nila? And then, ano ba yung information na kailangan natin dun kay customer. Then, you can have either phone number, email address, user information, job title, company name, gender, custom question, and class. A completion message, ayun lang naman. Thanks for answering our question. But next is the privacy policy. So, di ba, kapag may website ka, may privacy policy page ka. Kung wala ka namang website, pwede rin naman yung mismong Facebook page link yung ilagay dito. And then, yun, same lang naman. Save and finish mo dito sa may labas. So, messaging apps yun. Kung on your ads naman, ito yung magiging itsura niya sa ad level. Wala na siyang, ano dito, somewhere, dito sa may baba. Wala na siya dito yung create a message template or start conversation or automated chat. Wala na siya. So, sa website naman, ito yung lalabas. Either may catalog ka, single image, video, carousel, and collection ad. So, itong part na to for website is mag-create na lang ako ng bagong video in-depth for this one kasi explain. So, yun lang naman. That's for engagement campaign. Either you have messaging for your messaging apps on your ad, website, and Facebook page. So, sa website tsaka Facebook page, sa susunod na video na lang.